ako si Marie Carl Kay Desamparado, 40 years old, isang breast cancer stage 3C survivor. Single mother ako of 3, no? So bukod sa pagiging hands-on mother, nag-workout din ako. So every day I go to the gym, trying to, you know, live a healthy lifestyle. Tumira ako sa mother ko. Na-diagnose siya for breast cancer stage 1. Ako yung nag-alaga, bale. So, inalagaan ko siya habang nagtatrabaho. Nagiging nanay din at the same time. January 2020, natapos niya yung chemo niya. 6 chemos and then surgery. So, akala naman namin okay na. Hindi ko inaasahan na isang gabi ng February, out of nowhere, nakapako na may bukol din ako. After all the lab tests, na-diagnose ako, breast cancer stage 2. Lockdown happened, so COVID-19 happened, na-postpone lahat. Wala kaming source of income that time. Dumating ako sa punto na naisip ko na kung mag-give up ako or talaga hindi ko na kayanin. Bibigay ko sila. Or kung sino ba yung gusto kumuha sa pamilya ko. Kasi hindi ko, iniisip ko pala talaga yung gastusin magmula sa nanay ko. Sabi ko, wala akong ganun kalaking pera para tustusan yung pagpapagabot ko. Biglang naman talaga yung iniiyak ko nun eh. Kasi hindi ko alam that time paano pagsasabayin yung kailangan ko gumaling para sa mga anak ko, tapos kailangan ko magtrabaho, tapos kailangan ko patustusan yung paggamot ko. October 2021, nung mangyari yun, actually, a few days bago nung, after ng birthday ko. So, yung pakiramdam, parang doble-doble. Kasi nung sinelebrate ko yung 39th birthday ko, alam ko na yun yung karugtong ng panibago kong buhay. Kaya sabi ko, Lord, I will celebrate my life every year. Gagawin ko yung lahat para i-celebrate yung buhay ko na binigay niyo sa akin. Kasi tama naman yung sabi ng mga doktor. Worth it yung pinaghirapan mo na gumaling ka kasi extension niya ng buhay mo. Yung makakasama mo pa, yung pamilya mo, yung hihinga ka pa, pagising mo kada umaga. Malaking bagay para sa akin yun, lalo kung makikita ko pa yung mga anak kong lumaki. And, you know, God is good. Kasi nandun ako nung debut ng anak ko. Graduation nila ng 2022, tatlo sila graduate all with honors. And nandun ako. Umakit ako na entablado kasama ng mga anak ko sa bawat okasyon. Sa mga sumunod na panahon na yun, sobrang pakiramdam na pagpapasalamat. Kasi parang bagong buhay talaga para sa akin. At yun yung kasama po natin, si Kay Desamparado. Hi, Kay! Hi, yes, ikwento mo sa amin kasi ito, kapansin-pansin, meron ka parang cast. Yeah. No, parang binalutan. Ano yan? Ano nangyari? Bandaging na to kasi parang naging side effect siya nung breast cancer. Mostly because of the cut lymph nodes. Yung sa akin kasi is stage 3C. So yung kulani ko umabot na hanggang ilalim ng kilikili. Pito yun. Actually, 7. Pito. Yung nakita dito. Tapos yung pinakamaliit is almost 5 centimeters. So kailangan i-cut lahat yung sa lymph nodes. Ang tendency, yung flow down ng fluid, naiipon lang dito. So, unfortunately, lifetime na daw. Prevention lang, yes. Ang late stage daw po is parang elephantiasis daw po ba? Yes. So, lumalaki siya. Very fortunate ako napansin ko kagad na parang nag-iiba yung size. Kaya sabi ko, punta kagad ako sa doktor. Tapos bumibigat kasi yung pakiramdam dahil baga siya talaga. Namamaga. So, nag-undergo ako ng therapy, physical therapy, tapos mga supplements para sa numbness. Kasi nagkaroon na rin siya ng numbness. Napansin ko rin na yung nerves, parang yung grip ko, iba. Marami akong nalalaglag na gamit. Yun. Yung motor skills, yes, naapektuhan na. Naapektuhan na. So,
kailangan siyang i-therapy una, 10 sessions lang. Tapos ngayon, nadagdagan na namang 6 kasi swelling pa rin. Mm-hmm. So, ang resolution, yun nga, therapy and then the bandaging. She was 37 years old, si Kai, mm-hmm. when you were diagnosed with yes. cancer. Pero nalaman mo yun because of your mom. Yes. 2019, my mother was diagnosed with stage 1 breast cancer, left part. So, yun din ang naging resumastectomy din siya, 6 via chemos. So, ako yung nag-aalaga, hatid, and at the same time, single mom with 3 kids. So, I'm living with my mom, I take care of her. Babalansehin mo eh, 3 anak, trabaho. May sakit ang nanay. And may sakit ang nanay. So, wala naman ding gustong mag-aalaga. Pag kukuha ka na mag-aalaga, ang tanong agad, 3 bata. Tapos, dahil nga, financially, mabigat na rin yung chemo pa lang. Hindi namin kaya magbayad na separate yaya, separate pa ano. So, binalansi ko. Ilan taon ba si mami? 60 siya that time. So, 6 chemotherapy, nagre-recover. 2020, January 3 was her last chemotherapy. Before pandemic? Yes, pre-pandemic. Mm-hmm. Now, yung meron akong 3 years old dati, nagpa-pacify. Pero sinabihan na kami ng oncologist, magpa-check up kayo. Lahat kayo, pa-check. After lang ng recovery. Ako talaga, pinalilipas ko lang recovery ng mother ko. Nakaplano na. Siguro, parang ano na rin eh, with a purpose. Nakapa ako, pinigilan ko lang mag-pacify yung bunso ko. May nakapa ako. Kumatigas. Actually, natulala. Kasi parang may nararamdaman ka ng mali. Mm-mm. Diba, Dok? Totoo yun. May ka ba? Totoo. Pag naramdaman mo may mali sa katawan ko, usually, ano yun, no? May something. Yes. So, naramdaman mo na. Oo. May fear, halo-halo na yun eh. Pero isa lang talaga yung ginawa ko. Nabukasan, gumising talaga maaga-maaga, pumunta ako sa doktor to have it checked. And then, what happened? So, ang ginawa, parang, oh, sige, you have to undergo lab test, yan, breast ultrasound, and then mammogram. Punta ako. Parang isang buong linggo lang, lahat ng earliest. Naghanap talaga ako ng ospital na pwede walk-in lang. Sabi sa ultrasound, meron nga. Ang nirelease yung result ko an hour before, just right after nung test res, nung pagte-test lang sa akin. You have to see a surgeon for biopsy. You have to see a surgeon for the biopsy. Sabi ko, kinabahan na ako. So, February 19, yes, na confirms stage 2 breast cancer, malignant. The cell was aggressive. Tapos sunod-sunod na. And then I was scheduled for a mastectomy. Agad, tatanggalin na sa supposedly. Ano yung mastectomy? Tatanggalin yung boobs o tatanggalin ang bukol? Buong breast. Pag mastectomy. Okay. So, entire left breast. Ganun, no, Doc? Prominent masakit na ba? Siya. Masakit. Doon na ako nakakaramdam ng sakit. Anong klaseng pain? From 1 to 10? Di ba laging tinatanong niyo sa ospital, ang pain level, 1 to 10? Sir, mga 5, 6, gano'n. Pero mataas ang pain tolerance ko. Masakit yun. Yes. So, natakot na ako. Natakot na ako. I went back to the doctor. Nakiusap ako, baka pwede. Sabi niya, sige, okay na. Go na. Lab test uli. And then, I was from stage 2, it progressed to stage 3C. In 6 months, yes. No? Yes. Totoo yun? Ganun kabilis ang progression? Pag hindi naagapan? And then? Siyempre, nung una kasi hindi ko mga sinasabi sa nanay ko kasi ayoko ma-stress siya. Oh, kasi katatapos lang. Yes, tapos. Because you have 3 kids. Exactly. Talagang naano ko is fear na lang. Nung time na yon parang hindi rin ako pinagtrabaho nung company namin. It's because unfit daw ako to work. Paano mo na-handle yung kasi, di ba, Doc, nagiging cause din niya ng depression. Ang dami na nga na-depress nung pandemic because of what happened with the world. Here she is going through a personal physical challenge. Paano mo na-handle yung mental health mo noon? Na-depress ka? Hindi ko maide-deny. Talagang it's more on the worry part talaga. Yung 3 anak ko. Iniisip ko kasi, dapat ako ang nanay, ako ang mag-aalaga. Mm-hmm. Hindi sila yung mag-aalaga. Mm-hmm. Ganon din sa mother ko. Mm-hmm. Matanda na kasi, so parang I feel responsible sa lahat. Ako po yung tumatay yung parang ama at ina ng buong pamilya. Provider. Yes. Mm-hmm. So, it pains me to na yung parang pakiramdam na pabigat ka. Mm-hmm. Tapos problemahin pa nila, paano ako pakakainin? Dadalhin sa ospital.
ito na yung punto na dinadala ko yung sarili ko mag-isa sa ospital for chemotherapy, for radiation. Mag-isa ka sa ospital. Mm-hmm. Saka kumuha ng strength, ng lakas para mag-move on. Sa pamilya lang talaga ako mapit saka sa itaas. Kasi yung longing ko na to live longer, to see my kids grow, graduate, ayoko rin yung part na nanay ko maglilipig sa akin. Mm-hmm. Masakit. Mm-hmm. Doon ko naranasan na parang pakiramdam, hirap maging mahirap. Minsan, wala kang kakapitan. Pero I'm very fortunate na yung buong pamilya ko talagang full support. May mga miracles na dumadating, no? Sobrang lucky ko dun sa part na yun. Kaya bilib na bilib ako sa kanya. Ang pinakamagandang meron siya na kula, para humaba buhay, alam niyo po ano? The will to live. Ano yung feeling nung sinabi ng doktor na you're cancer-free? Diyos ko, para akong hihimatayin sa tuwa. First time sa buong buhay ko, nagpagawa ako ng sarili kong cake. Tapos ang theme is yung pink ribbon. Tuwan-tuwa ako. Tapos, paano sinabi sa'yo at saka saan sinabi? Ang sabi sa akin, actually sabi ni Doc, nasa hospital kami, nilab test na, you're good to go. Sabi yung ganun. Monitoring na lang, 2 years. And then, 5 years, we can declare you survivor. Sabi ni Doc sa akin is, wala naman daw talagang term na cancer-free, but you're surviving it. You've surpassed. Pag may cancer na dati, gusto natin sabihin cancer-free, pero may kinakatakot tayong word na recurrence. Yun ang ano po ang recurrence, Doc? Bumabalik. Bakit bumabalik, Doc? Minsan nga yung wala ngang cancer, nagkakaroon. So yung nagkaroon na dati, pwede siyang bumalik. Ano po ang trigger ba't babalik? May mga triggers po ba? Or may dapat bang... Pero I'm sure binago na niya lifestyle niya ngayon, di ba? So yung mga nag-trigger dati sa diet niya, sa stress niya, sa pag-iisip niya, maayos na niya ngayon. Mm-hmm. Ano natutunan mo dun sa pinagdaanan mo? Ang pinaka natutunan ko is mostly talagang how to appreciate life. I give time for myself. Yun. Like? Kasi dati hindi naman na, lagi akong, dahil nga solo magulang, lagi walang magbabag, hindi ako nag-out of town, hindi ako nag-experience ng mga going out with friends, lalo pag after work. Now, I do it at least once in a while. Just to, you know, relieve the stress and then mas na-enjoy ko yung buhay ngayon and I give more time with my family. Mas naging hands-on na nanay din ako. Mm-mm. Galing, no? Speaking of pamilya, merong mensahe sa'yo ang naging dahilan ng iyong paglaban at patuloy na pagharap sa hamon ng buhay, Kai. Watch this. If I were to describe my mother, I would say that she is the most loving, caring, and strongest person that I know. Throughout her cancer journey, she has always told us that she needs to be strong. And she wants every part of her journey to be documented. Kasi gusto niya mag-spread ng awareness. Gusto niyang iparating sa iba na kung kaya ko, kaya niyo rin. At hindi niyo kailangan matakot. Kasi you can power through it. Kaya niyong gawin niya. And I'm so happy that she has been given this platform, this opportunity to be able to share her knowledge and her wisdom. And I think that she's really such a great person and she inspires me and I know that she also inspires others. Throughout this time, kahit na marami siyang challenges na pinagdaanan, she has always been a great mother to us. She's never failed to become a mother. That's how strong she is. She's the best mother. She's the only mother that I would ever need. My mother is the most caring person that I will ever come to know. She is strong, loving, kind, and most importantly, she will not hesitate to make sacrifices for me, my sister, or my brother. She has gone through so many hardships and struggles, yet she has found the strength to get up each and every single time. Whether it be cancer or just day-to-day life, she will continue to get up and continue to care for me and my family. And for that,
I will truly continue to love her for the rest of my life and her life, and I will never leave her side. Aww. Oh, sila kasi yung reason kung bakit ka lumaban. Alam mo, pinaka nakuha ko doon, pinaka best na nakuha ko doon sa message ng mga anak mo. She is a great mother. Diba, para sabihin ng mga anak mo yon that I have a great mother. In their eyes, ikaw ang pinaka-the best nanay para sa kanila. Kasi hindi biro yon. Lumaban sa cancer, single mom, nagkasakit ang nanay, tinaguyod ang pamilya. Alam mo, Kai, inspirasyon ka ng mga kababaihan. Yung storya mo, yung pinagdaanan mo, magsisilbing inspirasyon at yung mensahe ng buhay mo sa lahat ng nanonood ang magbibigay din sa kanila ng will para labanan, malampasan yung mga pinagdadaanan nila. Thank you so much, Kai. Thank you so much for the opportunity. Mm-mm. Saludo kami sa'yo. Salamat. Oo. And we are praying for the complete healing. Yes. Everything whole, everything complete, nothing missing. Wala nang babalik. Kung may babalik, baka pang-ibig na lang siguro. Yan na lang siguro. Ang pag-asa pa. Oo, di ba? Hanggat may buhay, may pag-asa. Yun na lang ang gusto nating bumalik, ang pag-ibig. Pero yung good health, ang prayer natin, magtuloy-tuloy yan. Di ba, Doc? Yes. Yeah. So, maraming salamat muli sa iyo, Kai, for sharing your story. At susunod, isa pa rin story ng tapang at pag-asa sa aming pagbabalik.